Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Minsan po mga kapatid, meron kami mga bisita galing sa Tagaytay. Dumating po dito sa Manawag ng mga past 1 o'clock na po ng hapon. Marami po kami nagkwentuhan nung habang mini-welcome namin sila at bigla ko pong natanong, saan po kayo kumain ng inyong pananghalian? Abay, sagot ba naman? Very spontaneous lang, no? Ay, dyan lang po sa may gilid. Sabi ko, saan sa gilid? Dyan po sa may miracle. Nagtawanan po ang lahat sapagkat ang ibig niya palang sabihin, dyan po sa Magic Mall. Kaso yung sinabi niya, miracle. Well, naunawahan ko po mga kapatid sapagkat yung aming mga bisita po ay mga sisters. Well, I would like to highlight miracles as we begin the second week of Lent, as inspired by the Gospel yesterday about the transfiguration of Jesus. Because I truly believe that one of the invitations for the season of Lent for all of us is actually to recall the miracles of Jesus, especially the greatest miracle of Jesus, so that eventually all of us will also learn to perform our own miracles. Ito po yung invitasyon sa atin nung panahon ng Kwaresma, ang gumawa ng himala. Okay, so ito yun. Nasa pangalawang linggo na po tayo ng Kwaresma. Ulitin ko po yung invitasyon sa ating lahat ay sana at the end of this Lenten season ay magkaroon din tayo ng ating sariling himala. Kung titignan ho natin yung mga himala ni Kristo, consistent po yung kanyang pattern. Ano yung pattern? Laging nagsisimula sa baba. Laging yung eksena nasa mababa. Yung mga involved, yung mga taong mabababa. At dahil sa baba, nasa mababa, sa pamamagitan ng mga himala ni Kristo, inaangat silang lahat. Pansinin nyo, yung mga may sakit, walang kabuhay-buhay, nasasaktan, naghihingalo, mababang mababa yung kanyang sistema, anong ginagawa ni Kristo? Binibigyan ng buhay, inaangat, binibigyan ng pag-asa. Yung mababa ang kalooban, malungkot, nasasaktan at kung ano-ano pa, inaangat niya ito. Binibigyan ng pagkakataon. Kahit ngayon mga nag-agaw buhay eh, kusa niyang binubuhay. Kaya kung titignan ho natin sa imbitasyong ito, sa paggawa ng himala, anong ibig sabihin ito? Isa lang. Kung naisin natin makagawa rin ng ating mga himala, magpakababa tayo. Bumaba ka. Wala tayong ibang paraan kundi magsimula sa baba. Kaya nga naman, minsan, o di kaya sa mga kwento ng ating ebanghelyo, makikita natin na ayaw ni Kristo yung mga taong nasa taas. Ayaw na ayaw ni Kristo yung mga nagpapasikat doon sa taas. Pansinin nyo, binababa niya iyan. Yung mga ebanghelyo natin sa linggong ito, ito yon. Okay. Bukas, abangan nyo yung mga ebanghelyo. Kinukundi na niya yung mga pariseyo sapagkat ang gawain, walang ibang ginagawa kundi laging pasikat sa taas. Kaya kinukundi na niya. So Wednesday, abangan nyo yung kwento. Mismo yung nanay ng dalawang apostoles lumapit kay Kristo at sinabi, Panginoon, pwede mo ba iangat yung aking dalawang anak? Ay bay, pinagsabihan ni Kristo, gusto kasi yung anak niya doon, bida. Ayaw niya ng mga ganun. Sa Thursday, nako, maganda din yung kwento. Isang mayamang tao, mayaman, sikat, at nasa taas talaga, angat-angat ang buhay sa mundo. Saan siya napunta? Andun. Sa ilalim ng lupa. At nakikiusap na sana'y pagbigyan man lang ng kapiranggot na tubig. At sa Biyernes at Sabado, maganda rin yung mga kwento. Medyo intimate.
Sa Biyernes, ito yung mga tenants, mga katulong, tinutulungan na nga. Abay, nangangambisyon pang umangat, inaagaw, gusto maging may-ari. At sa Sabado, yung prodigal son, alam niyang anak siya, gusto pa niyang lamangan yung kanyang ama. Anong ginagawa ni Kristo? Consistent. Pinapababa niya itong mga ito. Hinahayaang maging magpakumbaba. At kapag bumaba yan, automatic, susunod, himala. Pansinin nyo, well, bilang tao, nangangarap din tayong umangat. Bahagi din ng ating ambisyon ang tumaas. Bahagi din ng ating pagkatao ang may kahinaan. Mga kahinaang ito, nagkakasala din tayo. Pero paano pinapababa ni Kristo ang mga kasalanan natin at kahinaang itong laging magmamataas? Ang kanyang awa. Kaya connected po yung pagiging himala, pagpapakababa, pagpababa. Paano? Sa pamamagitan ng awa. Kaya napakaganda ng ebanghelyo natin ngayon sa simula ng linggong ito. Ang marunong magbahagi ng awa. Kung meron mga kapatid tayo o kahit sino man na sa tingin natin lumalabas yung kahinaan ng pagiging angat, ambisyong umangat, tumaas, nagmamataas, ang sinasabi sa Ebanghelyo, tulungan natin silang bumaba sa pamamagitan ng ating awa na kung saan tayo'y bababa at magpapakababa. Kapag tayo'y nasa baba at angat sa ating kalooban ang awa, automatic po yan, may himala.